So ngayong araw nga nagharap itong Los Angeles Lakers at pati na rin itong Toronto Raptors. Kakagaling lang ng dalawang team na ito mula sa pagkatalo, so talagang eager silang manalo sa labang ito. At sa first quarter nga, ang Los Angeles Lakers ay mainit na mainit nga sa first 8 minutes ng paglalaro sa laban na ito. Ang Lakers ay 11 out of 15 sa kanilang field goal attempts at 6 out of 7 naman sa kanilang 3-point shooting. 31 points agad ang in-score nila at 15 nga lang ang na-score ng Raptors sa first 8 minutes. Itong si Gasol at si Morris nga, both 9 points agad. Para bang revenge game ni Gasol dahil last year dito nga siya naglalaro para sa Raptors. At sa first quarter ito, kung gaano kainit ang Los Angeles Lakers, ganoon naman kalamig ang Toronto Raptors. Siyempre, bibigyan natin credit ang depensa nga ng Los Angeles Lakers dahil nahihirapan nga silang makakuha ng open shots dahil nga sa depensa ng kanilang kalaban. At dito rin sa first quarter na ito, another dirty play mula na naman sa isang kalaban ng Los Angeles Lakers. Nung nakaraan nga si LeBron, ngayon naman itong si Dennis Schroeder. Panoorin niyo itong play na ito. So I'm sure naman na makakapag-agree ang lahat na isa itong dirty play mula sa Raptors player na si OG Anunoby. Talagang tinakedown niya nga itong si Dennis Schroeder na tinulungan nga siya para makuha ang kanyang balance after a hard foul, masasabi natin, dahil ginrab nga ni Schroeder itong si OG Anunoby. Pero hindi naman dahilan yon para gumanti nga siya ng isang dirty play na maaaring ma-injured itong si Dennis Schroeder. Talagang bagsak nga nangyari sa kanya na una pang likuran niya. So buti na nga lang ay walang masamang nangyari kay Dennis Schroeder at ang resulta nga ng play na ito, itong si OG Anunoby ay natanggal nga sa laro at pati na rin itong si Montrezl Harrell dahil yun siguro sa kanyang retaliation at pagtulak nga niya kay OG Anunoby at dito kay Gary Trent Jr. At pagtapos nga niyan, ang Lakers ay patuloy nga sa kanilang pag-init. 40-28 ang score matapos nga ang first quarter. Si Mark Gasol 9 points agad at si Chris Boucher ng Raptors ay may 8 points na nga. Sa second quarter, ganun pa rin ang storya. Ang Los Angeles Lakers ay mainit pa rin sa kanilang shooting, lalong-lalo na sa 3-pointer. Si Alex Caruso 2-3 agad ang ni-knockdown sa second quarter. Ang Raptors naman, hindi pa nga makapag-adjust. Yung opensa nila at ang depensa nila ay hindi gumagana. At kabaliktaran naman niya sa Lakers dahil yung kanilang depensa at opensa ay on full display nga talaga. Pinapakita nila yung kanilang championship team. Ang Lakers pinapaulanan nga ng 3 ang Raptors at umabot nga sa 30 point lead ang kalamangan ng Lakers. At pagkatapos nga ng second quarter, 68-42 ang score, malaki pa rin ang kalamangan ng Lakers. Si Morris may 15 points at si Chris Boucher ay may 12 points nga. At sa third quarter naman, itong Raptors ay hindi nga sumusuko. From 30 points sa kalamangan ng Los Angeles Lakers, na ibaba nga nila ito sa 19 points na lamang in just 6 minutes dito sa third quarter. Pero itong Lakers ay hindi na nga nila hinayaan na masyadong makalapit itong Raptors dahil after the third quarter, 90-70 nga ang score. At medyo lumamig na nga ang Lakers sa kanilang 3-point shooting, hindi katulad nung first half. Dahil ngayon ay nagmimintis na nga sila dito sa third quarter. At pupasok natin sa fourth quarter natin, ay nagte-take control na nga ang Lakers early sa fourth quarter. Hindi nila hinahayaan na talagang maibaba ng Raptors ang kalamangan na ito. At hanggang sa ilabas na nga ng dalawang team ang kanilang mga starter, parang sinabi na tapos na ang laban na ito, nilabas na ng Raptors ng kanilang white flag. At ang mga bench players na nga ng Raptors ay binabang nga ang kalamangan na ito into 9 points na lamang. Pero hindi naman yung naging threat para makakambak sila. Dahil in the last seconds na lang nila ito na ibaba sa 9 points. Kaya tula ng chance talaga na kumambak pa yung Raptors. Nanalo nga ang Lakers 110-101. Si THT ay may 17 points. Si Morris ay may 15 points nga. Para sa leading scorer ng Raptors, si Pascal Siakam ay may 27 points. At itong si Chris Boucher ay may 19 points nga. So yun nga ang nangyari sa laban na ito ng Lakers at ng Raptors. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you not subscribe, syempre mag-subscribe na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye.